ngayon sa BIDV. At ipapakita ko sa inyo kung paano magpadala ng pera sa Pilipinas. So tara, pasok tayo. Tingnan niyo na ako ng eksena sa bangko at kung paano magpadala ng pera sa Pilipinas. So ano nga ba yung mga kailangan dalhin? Since I'm working in Vietnam, magsasubmit ka ng work contract. Papakita mo yung work contract mo and then yung passport mo. Tapos i-keep nila yon sa kanilang records para the next time na magpadala ka, hindi mo na kailangan dalhin yung work contract mo. Ngayon, nagpadala ako. So, ang pinakita ko na lang is yung passport ko tsaka yung resibo as proof kung saan galing yung perang pinadala ko. Resibo ng ATM, nung nag-withdraw ka ng pera mo, kailangan mo kasi ng magpakita ng evidence kung saan ang galing yung perang ipinadala mo. Kung wala ka nung resibo na galing sa ATM, pwede kang humingi dun sa mismong banko mo ng statement of account kung saan pinapakita yung mga transactions mo. Tapos yun yung isasubmit mo dun sa BIDV pag nagpadala ka ng pera. Paano yung method ng pagpapadala? By Western Union. So, meron silang bibigay sa'yo na form, tapos ilalagay mo yung mga details mo, tsaka yung pangalan ng pagpapadalahan mo sa Pilipinas. Yung tao na magre-receive sa Pilipinas, kailangan naka-ready yung valid ID niya para ma-claim niya yung perang pinadala mo. Tapos, kailangan yung pangalan na sinulat mo dun sa form is eksaktong kaparehas ng pangalan ng nakalagay dun sa ID niya para ma-claim niya. Otherwise, hindi niya talaga makukuha yun. If you are a tourist naman, if you are on tourist visa, tapos nagkaroon ng sudden emergency o kailangan mo biglang magpadala sa Pilipinas, you can also do that. Ang ipapakita mo lang sa kanila is yung passport mo. Ito pinakita ko sa inyo is para lang may idea din kayo kung if ever bagong dating kayo dito sa Vietnam tapos dito na kayo magtatrabaho, para alam nyo din kung paano yung process, kung paano magpadala. Madali lang naman siya, basta dala-dala mo yung mga documents na kailangan. At ayun, thank you din pala to the staff of BIDV. Miss you for allowing us to film there. Alam ko kasi sa Pilipinas, bawal kahit gumamit lang ng phone sa loob ng bangko. Pero sinabi namin dun sa staff kung anong purpose ng pagkuha namin ng video. Thankfully, pumayag naman sila. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. Maraming salamat po and I'll see you on the next one. Bye! No, no, no.